Hi Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your gem in your tarot reader. So Earth Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter o ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you. So don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth Sign. Okay, Earth sign, your present energy, you have the Five of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. May kaguluhang nangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon mo ngayon, maaaring sa pamilya, sa business, sa career, sa love life, away bate, hindi magkasundo, hindi magkaayos, may sarili-sariling desisyon sa buhay. Your past energy, you have Six of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maaaring ikaw yung tipo ng taong give lang ng give. Hanggang sa maubusan ka na. Diba? Parang hanggat kaya mo magbigay, ibibigay mo para sa pamilya mo, para sa kanila, para sa mga taong nasa paligid mo, willing kang tumulong. Maaaring hindi na reciprocate yung kabutihang binigay mo sa kanila. Kaya nagkaroon ng chaos. In the near future, you have Page of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Meron kang pinaplano. You are planning something. May pinag-aaralan ka, pinag-iisipan. Let us see your energy, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me the Six of Pentacles in your energy, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. You have the Two of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and Ace of Cups. So, this is a relationship connection with your person. Sobra-sobra yung pagmamahal na binigay mo sa person na ito. Maaring halos wala nang matirang pagmamahal para sa sarili mo. Kasi ganun ka magmahal eh. Parang gusto mo na ipamper yung person mo. Ibigay ang lahat sa kanya, maging masaya lang siya. Pero parang feeling mo kulang pa yun para sa kanya. Parang feeling mo hindi pa yun sapat para magstay siya sa'yo. Para maging loyal siya sa'yo and committed. Diba? Ang hirap na nagbibigay tayo ng so much love sa isang tao pero hindi yun nare-reciprocate, hindi na ibabalik. Maaari nagkaroon kayo ng problema ng person mo. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Let us see the Five of Wands in your energy. For Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, you have the Hanged Man. As this energy is a new perspective. Justice, a strong Libra energy. Try to have a new perspective in your situation right now. Diba? Sobrang gulo na eh, yung connection nyo. Siguro may kailangan kayong baguhin sa sitwasyon. Para magbago yung atmosphere nyo na hindi na lang puro laging problema ang dala, negativity. You have to have a new perspective para magkaroon kayo ng improvement sa relationship. Kung patuloy na nauulit ang ganitong kaguluhan or problema sa inyong relasyon, baka may kailangan kayong baguhin. Baka may kailangan kayong i-improve. You have the Justice. Meaning to say, justice will be served. Kung talagang kayo ay meant for each other, gagawa at gagawa kayo ng paraan to stay connected. Pero kung hindi talaga, this relationship will fall apart. Kasi mahirap na ipilit ang isang relationship na, alam mo yung parang, pinipilit na lang or nagstay ka na lang kasi nakasanayan mo na. Hindi mo kayang i-let go kasi yun na yung nakagisnan mo. Yun na yung nadatnan mo.
pwede mo pang i-improve ang sitwasyon nyo. Just have a new perspective sa relationship. Let us see the Page of Wands in your energy. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Page of Wands. Okay, you have the Star. A strong Aquarius energy. And Eight of Pentacles and Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is some kind of enlightenment, healing, realization sa relationship nyo. Siguro may kailangan kayong gawin para maayos ang relasyon. Try new things. Ignite your passion. Kailangan nyo kasi mag-effort eh. Sa relationship, dapat pareho kayong nag-e-effort. Hindi pwede yung isa lang yung effort ng effort. Maaaring ikaw lang yung bigay ng bigay sa kanya, pero hindi naman nare-reciprocate. Ang dating nun, parang binabalik mo sa kanya. Nagkakaroon kayo ng argument kasi hindi pantay yung treatment nyo sa isa't isa. Ikaw yung mas giver, siya yung taker. Walang balance. So, ang kailangan nyo gawin, work out yung relationship. Work on it. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, gagawin nyo ang lahat para hindi tuloy mag-fall apart ang relasyon nyo. Pero kung talagang hanggang doon na lang ang relationship at pagod na kayo sa problema pinagdadaanan nyo, siguro it's better to take rest. Time for yourself. Self-love, self-care. I-improve muna ang sarili bago ka magmahal ng iba. Bago mo ibigay yung pagmamahal mo sa iba, kailangan mahal mo yung sarili mo. Know your worth. Know what you deserve. Kaysa naman mastak ka sa isang relasyon na ikaw lang yung nagmamahal. Diba? Sobrang nakakasakal ang ganong relasyon. Sobrang nakakasawa. Kasi effort ka ng effort, tas yung person mo, yung partner mo, wala. Wala man lang binibigay na love, care sa'yo. Siguro, kung talagang hindi nyo maayos yung relationship nyo ngayon kaysa tuluyang mawala yung respeto nyo sa isa't isa, take your time for yourself para makapag-isip-isip. Mahirap ipilit ang isang taong hindi willing na ayusin ang relationship. Let us see, Angel Guide, give me some message for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Earth Sign, you have no. No answer, there's a reason. Maaaring nililid ka sa tamang landas. That is not the right time for you. There's always a perfect timing. No and not the right time. Kaya siguro may chaos, may kaguluhan sa relationship nyo, sa sitwasyon nyo ngayon kasi hindi yun yung perfect timing for the both of you. There's something better. So tingin ko, try to explore na gawin mo muna yung mga bagay na ika-i-improve ng sarili mo. Love yourself. Mag-focus ka sa sarili mo. Kaysa naman so, tuluyang ka ma-exhaust sa relationship na hindi ka na masaya. Let us see, Oracle Guide. Give me some message for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Try to find new things na mapagkakaabalahan mo. Let us see, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Oracle Guide, give me some message for Earth Sign. Okay. Earth sign, luck is on your side, di ba? There's something better for you na nag-aantay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mag-focus ka sa sarili mo to improve yourself. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Magtira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. A time for healing.
recovery. Forgive and forget kung kaya mo na. Because there's something better for you. Show the world the real you. Maaring this is not the right time for you. There's always a perfect timing in every situation. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Show the world the real you. Love yourself. Mag-focus ka sa sarili mo. I-improve mo yung sarili mo. Maaring gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon, na pangarap mong gawin. Maaring gusto mong mag-aral muli. Explore new things. Just enjoy your life. For you to attract positive energy. So thank you, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Earth Sign.